Dito naman tayo sa mukhang gawing libre ang mammogram at ultrasound. Wow! Ito, maganda po ito. Kausapin natin si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Asik, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na tayo sa Punto Sintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Asik? Hello, good morning po, Sir Aljo. Magandang umaga sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Opo, ano po ang inyo pong saloobin dito po sa plano ng butihing House Speaker Martin Romualdez at ang ating kaibigang ACCIS Party List Congressman Erwin Tulfo na opo, gawing libre, yes. Libre na ang mammogram at ultrasound. Uy, maganda ito. Opo. Opo, una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na mapaliwanag ito. No? Opo, opo. Kami po sa DOH ay tumutugon sa tawag ni Speaker Romualdez at ni Congressman Tulfo ng ACCIS. Dahil actually ngayong umaga po, sabi nga ni Secretary Erbosa, kasama ko siya ngayon, nasa loob may hearing, no? Committee on Health. Sabi niya, ASEC Albert, di ba meron tayong Benefits Committee meeting? Yung PhilHealth ho kasi, ang kanyang paraan is, meron siyang tinatawag na Benefits Committee. Ito ay isang committee ng mga director. At doon ho pinag-uusapan kung ano yung magiging direksyon ng mga bagong benepisyo. At ang utos po ng Secretary, kasi ako po yung kanyang kahalili sa Benefits Committee meeting, ay dapat pag-usapan na yan. At pag sila may pag-usapan, ibig sabihin magkakaroon na. So PhilHealth will soon cover when needed yung mammogram para sa ating mga kababaihan. Kasi napansin natin, no, ang breast cancer, mataas po yung incidence niyan. Meaning marami po tayong mga kababayan nakakaroon ng breast cancer. And mas maganda na mahuli natin ang breast cancer habang maaga pa. The mammogram does that. And then number two, yung ultrasound, nakakatulong sa, hindi lang sa breast, pero marami pang ibang kondisyon yung ultrasound. Yan pong mammogram tsaka ultrasound, kaya namin pag-uusapan mamaya, titingnan namin kung ano ba ang gastusin. Hindi ito ipapasa, pero ang PhilHealth ang sasagot ito sa pamamagitan ng konsulta. Opo, ang nais lang ni Kong Erwin na i-expedite yung proseso, pabilisin po daw. ASEC. Opo. Yes, sir. Definitely. Actually, nga sabi, natuwa nga po nung kanina pong umaga nung tumawag pong ating production assistant, sabi po namin ni Sec, tamang-tama, today yung meeting ng Benefits Committee at bukas ora mismo yung board and bank, meaning yung buong board of directors ng PhilHealth na naka-chair si Secretary Erbosa, yun na ang pag-uusapan at naway maaprubahan na. Bukas na bukas rin po. Okay, sige po. Maganda ito. At meron ba tayong sapat na pondo? Opo, sa ating pananaw po at nakikita natin yung datos, malaki po ang reserba ng PhilHealth ngayon, no? Umaabot as much as 500 billion pesos kasama yung investments. No less than the CEO of PhilHealth, si President Mandy Ledesma, has said na kaya po ng statement, na financial statements ng finances ng PhilHealth ang mga bagong benepisyo. Gagawin po natin yan. Opo, okay, maganda ito dahil even before na na-detect yung may mga simptomas pa lang, eh, libre na po ang medikasyon, oh, ang pagpapacheck up, napaka-importante po nito. Exactly. Opo, okay. Matindi po ang init ng panahon ngayon dahil sa papalapit na yata ang panahon ng tag-init. Opo, ang tagtuyo o tagtuyot, El Niño pa. O, ano pong pinangangamba nating mga sakit ngayon na ASEC? Yes, naka-ready po tayo para sa ating heat stroke. No, we have to be ready and prepared na huwag tayo masyado nagbibilad sa araw. Alam nating masarap mag-beach ngayon, masarap mamasyal, pero umiwas tayo dun sa oras na 10 a.m. hanggang 4 p.m. Yung tanghaling tapat, kung pwede sa lilim muna tayo. So pumili tayo ng oras. At ikalawa, tayo ay laging magdala ng ating bote ng tubig. Hindi kailangan branded kung ano man yung bote na yun. This is recyclable, reusable, nalalagyan natin ng clean water para hindi tayo mauuhaw at matutuyuan. Umiwas rin tayo dun sa mga pagkain na madaling mapanis, no? Kasi sa init ng panahon ngayon, kapag hindi natin kinain kagad ang pagkain, ito ay napapanis at nasisira. So dapat umiwas tayo dyan at umiwas tayo sa pagkalunod. Yung ating mga kabataan, huwag natin higo ng basta-basta na walang kasama. Okay, sige po. Kompleto naman po tayo sa
tawag dito, gamot at iba pang assistance, medical assistance, sakali pong meron pong ma-admit na mga kababayan natin na heat stroke o kaya di na mga nagsakit dahil sa napakainit na panahon ngayon? Opo, ready tayo dyan, Sir Aljo. No? More than the medicines that we have, and the doctors and the nurses who are trained, tayo rin ay naka-ready for contingency dahil sa El Nino. Ina-anticipate natin na maaaring magkaroon ng power conservation, water conservation, magro-rotate yung mga brownout and shutdown. Pero may mga generator po, tsaka standby plan yung mga ospital. Tuloy-tuloy po ang servisyong pangkalusugan, wala. Okay, sige. So, may iba po tayo. Balikan po natin itong sa PhilHealth na ating panawagan sa PhilHealth na isali ang mammogram. Meron pa ito. Maganda ito. Oh. Include also essential services like cervical cancer screening, colon cancer treatment, prostate exams, endoscopies, at yung colonoscopy. Yan, importante ito. Pag nagkaedad ka na ng 50 pataas. Ano ba ito? Libre din ito? Yes. Libre? Opo. Yung mga bagay po yan ay ating inaaral. So, inuna natin yung ating mammogram sa ultrasound. Susunod na po yung mga bagay na yan dahil sangayon tayo sa DOH, no, prevention is better than cure. Mm-hmm. Early detection saves lives. Okay. Importante talaga na makita natin yung cancer. Bago siya maging malaking bukol, nakikita na natin dapat siya. At dapat, pag lumapit ang ating kababayan sa isang doktor, sa isang ospital, ay merong sasagot ng nakikita natin ng PhilHealth para dyan. Okay. Maraming salamat sa inyong panahon at oras. Assistant, you're most welcome. Assistant Secretary Albert Domingo ng Health Department. Good morning po. All right. Salamat po and good morning kay Congressman. Wala ka naman. Ingat po.